Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is ang SetEdit. Ano ang SetEdit? Legit ba siya? Scam ba siya? Kalokohan ba to? Or talagang gumagana? Interesado ka? Well, ito na po yung mga tanong nyo na nasa Facebook group. Ito na po. Sasagutin ko na para isang paliwanagan na lang. Okay? Let's start. Lilinawin ko na kung ano si SetEdit. Okay, legit po si SetEdit. Gumagana po talaga si SetEdit. Pero hindi po siya yung kagaya ng ginagawa ng mga YouTuber dyan. Ibang YouTuber, hindi ko naman sinasabi lahat. May mga legit naman na nakita ko nag-feature nito eh. Kasi dapat, i-feature ko tong SetEdit na to kasama ng top 5 epic apps last year. Kaso hindi ko na sinama kasi masyadong advanced at tsaka na hindi ko masyadong makita yung pinaka-purpose niya. Since tinest ko siya, hindi ganun kalaki yung improvement na nabibigay niya sa smartphone. Pero nevertheless, meron po siyang mga effective na mga settings. Okay? So, yes, legit. Ituturo ko rin sa inyo mamaya kung paano gamitin talaga si SetEdit para at least kung gusto niyo talaga, curious talaga kayo, baka sa inyo mag-work. Nga naman, baka sa inyo mag-work. Edi, at least mag-iiwan ako ng mga tips sa inyo dito sa video. Okay? Kakaintindihan tayo? Okay. At least malinaw tayo dyan. Unahin muna natin, linawin muna natin kung ano si SetEdit. Okay? Si SetEdit ay isang settings database editor. Okay? Editor po siya ng settings. Okay? So basically, gawin nating simple yung pagkaka-explain sa kanya. Siya po ay isang settings din. Parang replica siya nung settings natin sa Android settings. Yung Android settings natin, yon replica siya. Pero ang pagkakaiba niya is naka-editor mode. Okay? Basic lang. Mga words lang at saka mga codes ang inilalagay. Si Android settings kasi is may graphics user interface. Okay, ayun na, graphics. So swipe na lang tayo. Pindot. Pag napili tayo, pindot. Ganun ang pagkakaiba lang nila. Sa SetEdit, kailangan mo i-type mano-mano. So mostly parang basically advanced user version ng Android basic settings. Okay, so iisa lang sila. Okay, malinaw tayo dun sa unang yon. Ngayon, ano ba talaga ang kayang gawin ni SetEdit? Si SetEdit, kaya niyang gawin lahat ng ginagawa ng Android settings mo. Okay? By Android settings, I meant this Android settings. Yan, yung ganyan settings. Yan, normal na settings ng smartphone natin. Yan po si SetEdit. Okay? Difference nga lang talaga is tinatype lang natin yung mga command na tinatap lang natin dito sa settings. Pangalawa, ito yung pinaka-importante na part. Kaya niyang i-activate ang mga hidden settings. Okay? Hidden at existing settings. Ibig sabihin ko doon is nakatago lang. Nandoon yung settings na yon, available yung settings na yon, supported ng smartphone mo, ng Android smartphone mo yung settings na yon. Tinago lang ni developer options yung option na yon. Basta yon, tinago lang yung settings na yon. Existing, hindi po magdadagdag. Nakatago lang po yung settings na yon. Hidden. Kasi hindi na nilagay ng developers dito sa settings na to. Kasi ang kaya lang natin intindihin ang inilalagay lang nila dyan. So yun ang pinakahabol ng mga mostly mga advanced user, yung hidden settings na yon. Hidden and existing settings. I-emphasize ko lang yung part na yon. Existing, sabihin nandoon sa smartphone mo. Hindi niya idadagdag yung wala. Yung nandoon pero nakatago lang. Okay, good. So, speaking of which, pasok tayo dun sa mga hindi niya kayang gawin. Kakabanggit ko lang is hindi niya kayang gawin na magdagdag ng features na wala naman talaga sa smartphone mo. Like for example, yung sinasabi nila na 60Hz ang refresh rate, 60Hz ang refresh rate ng smartphone mo. Sabi daw dun sa mga ang kukulit ng mga nagko-comment, nagtatanong sa ano na kung paano daw ba gamitin si SetEdit na madagdagan ang 60 refresh rate to 90Hz refresh rate. Hindi po possible kasi 'yon, okay? Ngayon, speaking of 90Hz and 120Hz. Kung ang smartphone mo ay mayroong 120Hz support na refresh rate. Okay, usually kasi, typical, hindi lahat. Alam ko may mga smartphone na kaya ang 60, 90, 120. Kaso most of the smartphones, nilagay lang nila ay 60, tapos diretso na agad ng 120. So, walang 90Hz na settings sa gitna. Okay? So, yun, kaya yung i-activate ni SetEdit. Yung 90Hz na nasa gitna. Okay? Malinaw po yung part na yun. Yun lang. Nakatago kasi yun. Ibig sabihin, existing yun. Nandun ang 90Hz kasi hanggang 120Hz ang isang refresh rate ng smartphone. Kunwari. So, ibig sabihin, may existing siya na 90Hz. Supported niya ang 90Hz. Nakatago nga lang. Wala sa settings. Hindi mo ma-access sa punta ka ng settings, display, tapos refresh rate. Wala. So, doon mo pwede yung pakinabangan ngayon si SetEdit. Okay? So, bilang buod, maikling story ha, hindi niya kayang i-provide ang wala sa smartphone mo na settings, na feature. Wala. Hindi po siya magic app para doon.
typically kasi ang refresh rate is hardware based. Okay, ibig sabihin kailangan yung screen yung ng smartphone mo supported niya yung hanggang dun kataas na refresh rate. Okay? Kahit sa Windows, si Windows operating system, si Windows ng PC laptop, super customizable yan. Alam niyo yan. Pwedeng i-customize siyan kahit anong mga maiisip na ng mga tao. Pero pansin niyo hindi ginagawa yan yung 60 Hz lang ang monitor, gagawing 90 Hz. Kasi pag ginawa nila yon, nagwa-blackout yung screen, hindi naman bubukas. I-reset mo patuloy or i-access mo tuloy yung registry editor para lang maibalik siya sa 60 Hz. Delikado yung pag ginawa mo yun sa Windows. Highly modifiable ang Windows, ha. Imagine, lalo na sa Android, hindi kaya ni Android yun. Okay? Once na sinet mo siya sa mas mataas doon at kinagat nga ni Android, delikado ka, pwedeng mag-black screen lang yon. Okay? Pero wala pa naman ako nababalitaan na gano'n na 60 Hz, pinilit na sa 90 Hz. Typically, bumabalik lang ulit si Android sa 60 Hz. Pero sa Windows, kapag ginawa mo yon 60 Hz, umakyat ka na 90 Hz, pinilit mo, blackout yon, mag-blackout ang screen mo. Buti kay Android, meron siyang parang safety switch na hindi niya kakagatin yon. Okay, sa ngayon, ewan ko lang sa future, baka mayroong biktima na nun, pero wala pa ako nababalitaan na biktima na kinagat talaga ni Android yung mas mataas na settings. Pero, just to be safe, pag alam nyo yung 60 Hz lang ang kaya na smartphone nyo, huwag nyo na ipilit, okay? Pwede siguro gawin yung 30 Hz na lang refresh rate kung gusto nyo. Kaso nga lang, medyo nag-flicker yun, mababagal na yun. Okay? Pwede nyo ibaba, 60, magawin nyo yung 30. Gusto nyo makatipid sa battery. Kaso nga lang, para siguro kayong nagamit ng calculator na may flicker eh. So, kayo, bahala kayo, cellphone nyo yan, smartphone nyo. Tuturuan kayo kung paano mag-edit kung gusto nyo gawin yun. Okay? So, tutal na doon naman tayo sa topic na yon. Safe ba si SetEdit? Okay? Safe naman po si SetEdit. Okay? Safe na safe po. Pero, hindi 100%. Okay? Siyempre, meron pa rin yung mga konting risk. Pero, basically, safe naman po gamitin si SetEdit kahit magkamali kayo. Lalong-lalo na sa mga marunong naman gumamit ng SetEdit, yes, safe na safe po kasi marunong ka eh. What could go wrong, di ba? Pag nagkamali, i-edit mo lang ulit pabalik, di ba? Ang mga pwede lang masamang mangyari just in case na nagkamali ka or hindi ka marunong, pinilit mo, is pwede lang naman masira yung settings, which is nagdadala naman minsan, ha? Sa pag-restart ng phone, restart mo yung phone, usually babalik na yun sa dati kung nag-error na yung Android settings sa smartphone mo. Worst comes to worst, yung pinakamalalang mangyari is kailangan mong i-factory reset ang smartphone mo. Okay? Sobrang bihira naman na mangyari yun na kailangan mo talagang i-factory reset ang smartphone mo dahil lang nagkamali ka sa SetEdit. So, bihira mangyari pero pwede mangyari pa rin. I hope malinaw na yung part na yun. So, bibigyan ko naman kayo ng konting tutorial kung paano naman siya gamitin, kung gusto niyo talagang gamitin. May mga hidden features ako na ni-research ko para sa inyo, inipon ko yon, kayo na ang bahalang gumamit or kung paano niyo i-gagamitin. Tuturo ko na lang sa inyo ang basic kung paano siya ilalagay o i-enter sa inyong SetEdit na app. Okay? Turuan ko kayo. Mag-i-screen record lang ako. So, pakita ko na lang dito sa gilid. So, ito na si SetEdit. Kita niyo na. So, open na natin. Okay. Basically, kung papasok kayo kay SetEdit, okay, may makikita kayo na 0 and 1 sa dulo. Okay? For general use, ang 0 means off. Okay? 0 means off. General use. Hindi ko sinasabing para sa lahat yan. Pero general use, ang meaning yan is, kapag 0 and 1, 0 means off, 1 means on. Okay? Kaya kung dali, dito sa show touch. Nakikita nyo, pag pumipindot ako, nakikita nyo yung touch ko, di ba, kung nasaan yung touch ko. Okay? So, nakikita nyo rito kasi naka-number 1 siya. Ibig sabihin, naka-on. Nakikita nyo? So, pag i-off natin yan, ipapalitan natin, click lang natin itong edit value, gawin natin 0, then save changes. Okay, laging save changes, makikita nyo, hindi nyo na nakikita yung touch ko kung nasaan. Okay, so basically, ganun ang pag-i-edit ng value ng isang settings. Kapag 0 and 1, okay, makikita nyo naman, kaso nga lang iba, may nakikita nyo true. Pag siyempre, pag true, ibig sabihin, ang kabaliktaran yan, ang off yan is false. Ito nga lang yung mga may ganyang 0.3334, medyo advanced na yan, saka na natin pag-usapan yan. Okay, ngayon, paano mag-add ng settings kung gusto nyo lang naman? So, makikita nyo rito, ang dami kong sinave ng mga settings para sa inyo yan kung gusto nyo gamitin. Okay? Reminders nga lang, kapag itong mga settings na to, itong mga nandito is available, kaya na smartphone mong isupport, gagana naman yan. Okay? Ngayon, kapag hindi gumana yung mga yan, may gusto kayo, minapili kayo dyan na gustong ilagay nyo sa smartphone nyo, ipa-activate sa smartphone nyo, at hindi gumana, huwag nyo na pong ipilit. Mag-move on na kayo. I-delete nyo yung settings na ginawa nyo. Kunwari, itong pampalakas na internet na settings na to. In-enter nyo sa smartphone nyo, hindi naman nagbago, wala na bago. Ibig sabihin, hindi nag-work. Hindi supported ng smartphone nyo ang settings na yan. So, i-delete nyo yan. Paano mag-delete? Paano mag-delete? Kunwari, itong pointer speed. Pag-delete is ito lang. Delete row. Okay?
Hindi ko di-delete yan kasi importante yan. Also, kapag may i-delete kayo rito, okay, o kaya may binabago kayong value, yung 0 at 1, so on and so forth. Kapag hindi kayo sure at makakalimutin kayo, the best thing to do first bago nyo gawin yon is i-screenshot nyo yung inyong screen. Marunong naman kayo mag-screenshot, diba? Kapag makakalimutin kayo or hindi nyo alam ang mangyayari, gusto nyo lang i-test kung ano mangyayari, kailangan mag-screenshot kayo para pwede nyo ibalik yung line na yon, yung settings na yon. I-delete nyo, kailangan marunong din kayo magbalik just in case nagkaroon ng issue. Okay? Otherwise, mapipilitan kayo mag-factory reset. Buti kung restart lang na ng phone, may mga instance na kailangan talaga factory reset, hindi na maibalik. Okay? For example, itong Wi-Fi, para medyo hindi siya malakas sa battery as a CPU, pwede nyo i-enter ang settings na to sa SetEdit. Yan. So, kopyahin nyo lang. Like, ito ko nari, papakita ko sa inyo. Pag mag-add kayo, click nyo na itong Add New Settings. Okay? Tapos, type nyo wifi.supplicant. Spelling, importante po rito ha. Pag nagkamali kayo, hindi yan gagana or baka magloko ang smartphone nyo. Scan underscore interval. Okay? Tapos, save changes na natin. Okay? Hanggang dyan lang. Tapos, save nyo na. Value is 120. Pwede nyo akit yan ng 250. Actually, ako mas gusto ko 250 eh. 250. Okay? Seconds yan actually. 120 seconds and 250 seconds. Nagre-reboot or nagre-rescan yung Wi-Fi nyo every 250 seconds which is mas tipid sa battery as tipid sa processing power. Okay? Safe po yan. Stable pa rin naman ang Wi-Fi nyo. Ang scanning na yun is para lang sa mga bagong Wi-Fi na madidetect niya. Which is pag alam nyo naman na nasa isang Wi-Fi lang talaga kayo kukonek, eh, hindi naman talaga kayo magpapalipat-lipat ng Wi-Fi. So, hindi nyo kailangan na lagi nag-i-scan yung Wi-Fi ninyo. Okay? Fix na na doon nakakonek. Huwag na mag-scan. Fix nyo na i-connect. So, taasan nyo lang yung scanning interval. Okay? Yun yung una. Pampatipid po yan sa battery. Ganun lang po mag-add ng settings. Ngayon, kung makikita nyo rito, ito naman yung sa DNS settings. Kung wala pong support ng DNS ang smartphone nyo, walang support for DNS, possible na magkaroon ng DNS gamit ang mga settings na ito. Ayan, DNS settings na yan. Applicable yan both sa Wi-Fi at saka sa mobile data. So, pag in-enter nyo yan at nag-work sa smartphone nyo, supported ng smartphone nyo yung ganong settings na yan, mga DNS na yan, pili lang kayo ha, 1 and 2, DNS 1 and DNS 2, laging partner yan. Pag may napili po kayo dyan, i-enter nyo lang dito kay SetEdit, okay na po yan. Okay? Typically pati, reminder na rin na minsan, may mga settings na kapag in-enter mo rito, gumagana, pero once na nireboot mo yung smartphone, uulitin mo yung settings, okay? Pero sa experience ko naman, wala namang ganon. Kapag in-enter ko siya, tapos nireboot ko, andun pa rin yung settings na yon. So, sa akin yon, may mga instances daw kasi siguro security protocol yon ng smartphone nyo, kaya binubura after ng reboot, pinabalik sa dati. Okay, pagka ganon, edi tiisin nyo na lang na i-enter ulit sa SetEdit nyo na app. Okay? Sa akin kasi hindi ko na kailangan gawin yon. Sa performance, marami din ako iniwan na command. Okay, pwede nyo i-enter yan sa inyong mga smartphone. Yun nga lang, may ano yan, may kapalit yan. Okay? Typically, kapag inactivate nyo yung mga yan, mga nilagay kong yan, yung mga yan. Pag inactivate nyo yan, possible na mag-overheat ang smartphone nyo, which is kailangan nyo paharamdaman. Pag nag-overheat, itanggalin nyo na yung command na yun or yung settings na yun and delete na. Okay, tapos restart yung phone. Understood? Kasi baka masira yung battery nyo. Pero kung okay naman, normal naman na smartphone nyo, after nyo i-enter yan, tapos effective din, nagkaroon ng performance improvement, good for you. Okay, pwede mo na siyang i-maintain. Tandaan mo na, i-save mo yung settings na yan para sa'yo. So, marami-rami yan. Ito for Dalvik. Screenshot nyo na lang. Or mag-iwan na lang siguro ako ng copy niyan sa video description. Meron din para sa GPU acceleration. Ang favorite ko rito na binabago is itong sa virtual sync. I-disable ko siya, yung limit niya. Ang ibig sabihin niyan, ang ginagawa niya kasi, tatanggalin niya yung limit. Like kunwari, ang limit lang ng game mo is hanggang 30fps or hanggang 60fps. Kapag inactivate mo yan, yung disable VSync na yan, pwede kang umakyat ng 70, 80, 90 na FPS. Pero, yun ay kung kaya ng chipset mo or supported ng graphics ng chipset ng smartphone mo. Okay? Supported dapat ng graphics yun. Kung sobrang weak naman ang smartphone mo, sobrang weak ang graphics niya, at inactivate mo ang settings na disable VSync, useless din. Mag-i-stay ka pa rin doon kung hanggang 25 FPS lang kaya ng graphics ng smartphone mo, hanggang 25 FPS lang talaga yon. Kasi yun na yung limit naman ng kakayahan ng smartphone, ng chipset mo.
Basta yun, chipset, about sa chipset capacity. Okay? Pero kung high-end ang chipset ng smartphone mo at inactivate mo to, high-end ang chipset ng smartphone mo, Snapdragon 888, Snapdragon 850 pataas, 888, 865, 870, tapos inactivate mo tong VSync na to, mawawala na po yung limit na hanggang 30 lang, hanggang 60 lang, hanggang 90 lang, mawawala yung limit as long as kaya talaga ng chipset ng smartphone mo. Understood? So, ayan, iwan ko na lang po siguro yan lahat sa video description. Doon nyo na lang hanapin, okay? Lilinawin ko lang ha. Hindi po magic app si SetEdit na dadagdagan niya ang features ng smartphone mo. Hindi po. Taga-unlock lang siya ng mga hidden. Hidden means nakatago at existing na features sa smartphone mo. Okay? So, again, yung mga 60Hz dyan na smartphone ang screen refresh rate, huwag na po kayong umasa na magkakaroon kayong 90Hz. Hindi po kayang gawin yun ni SetEdit kasi hindi po existing yun sa smartphone nyo. Ang supported nyo lang ay yung existing at hidden. Understood? Okay, so I hope kahit paano naggali naman tayo sa part na yun. Huwag na po nating ipilit ang 60 or 90, gagawin 120, so on and so forth. I hope meron kayong mga commands dyan na nakita na para sa inyo. Copy nyo lang per spelling, word for word, at tuldok per tuldok. Okay? Otherwise, pag nagkamali kayo, hindi po mag-work yan. At pag hindi nag-work, move on na po ha. I-delete nyo yung settings, delete nyo, and then move on na. Huwag nyo na ipilit. Ayaw eh. Wala eh. Anyway, hanggang doon lang. This is Scott, man. I'll talk to you again soon.